Hey, what's up mga kamasa? Magandang umaga po sa inyo lahat. So, this is the day 2 ng ating project ano dito sa Nangalisan, Nueva Vizcaya. Parte ng bagabag dito mga kamasa. No? So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-live tapping mamaya para dun sa main entrance. Bago yan, ayan, mag-wirings muna tayo dito sa loob. At bibigyan ko rin kayo ng tip para dun sa paglalagay ng breaker naman. Ano? So, bali, dalawang content po ang mangyayari ngayon. Para dun sa breaker at saka sa wire tapping natin para dun sa live ano mga kamasta. So ayun mga kamasta, tara mag-start na tayo at sana po makatulong to sa mga baguhan. Mga kamasta no, naglalagay na tayo ng wire. Ayan, na-wiringan na natin. Ito na lang yung portion na yan dito sa sala. Itong sa may mga kwarto, kusina, tapos na natin no. Bali, nilawit-lawit muna natin na ganyan kasi lalagyan pa to ng kisame. Yan o yung susunod na tatrabawin nila dito. Ayan, hanggang dito, tapos na to. So ngayon mga kamasa, nandito na tayo sa panel box. Ayan, papansin nyo, dito yung mga wire natin, which is ito yung mga distribution. Nandito yung convenient outlet natin, tapos yun sa may special outlet, SPO, para dun sa ref, then dun sa water pump natin, which is number 12 lang yung ginamit natin, no? Ngayon kung napapansin nyo, medyo maiksi yung isa, gawa nung ang ginawa natin, nag-adjust na tayo dun sa may pull box niya mismo sa taas. Bali may pull box sa taas na ginawa natin, so pwede natin tong hatakin if ever na short. But then ito sinukat ko na siya para mas mabilis. Ngayon yung entrada natin, ito na siya, nakapwesto na rin, which is number 6 na 12 dodge number 6 o kaya 14mm na wire. So ang kakailanganin natin ngayon dito mga kamasa is cable ties para maayos yan, and then ituturo kung paano yung tamang paglagay ng breaker. So ngayon naayusin muna natin tong wire nya, pupwesto muna natin siya para mas malinis tingnan, no? So ngayon mga kamasa, naayos na natin, no? Ngayon ang gagawin natin, magbabalat na tayo gamit tong itong cutter. Kung may stripper, may wire stripper kayo, mas maganda. Pero para dito hindi masugat yung wire o hindi magalusan. So kung mapapansin ninyo, yung ating live o kaya yung pinaka-positive natin ay nakalagay po sa taas. Balatan na lang. Gagamitin natin na pinaka main natin is 60 ampere, which is para sa 8 holes. Bali dapat to nasa 40 amperes lang, pero ang mailalagay kasi dito mga kamasa, kaya napapansin nyo malaki yung wire natin, ay may mag-additional ng aircon to if ever na darating yung panahon na yon. So maglalagay na tayo ng 60 ampere. Tempo yung brand ng ating ilalagay. So pag ganitong clip, pwede mo siyang hiwain sa gitna
para magkaroon ng biyak sa gitna. Magandang tip dito, dapat sabay mo siyang ilagay para hindi ganong mahirap. So sabay sila. Kabit na natin para sa main. Okay, side main to mga kamas. Ano? So, ito yung tinatawag na side main. Then, sunod na natin yung mga outlet. Mga special outlet, PO na tinatawag. Ang gagamitin lang natin ay 20 ampere lang. So ganito naman pagka may kasama siyang wire na galing sa baba. Kasi pag outlet kasi meron yung manggagaling sa taas, and may nanggagaling sa taas, may nanggagaling sa baba. Lalo na pag late na ho yan na nalagyan. So ganito, nagdadagdag lang tayo. Ito ay para sa outlet lang ito mga kamas, sa convenient outlet. Ano? Pero kalimitan ang mga outlet ay nanggagaling talaga sa baba. So, ilalagay pa natin para dun sa water pump tsaka sa ref.
Which is yung water pump kasi one lang naman siya, one half lang. So, number 12 lang gagamitin natin para maging sensitive. Huwag tayo maglalagay na masyadong mataas. Magde-depend tayo sa wattage, ano. So, itatackle din natin yan kung paano mag-compute ng computation of loads sa mga baguhan lang, ano. Kasi alam ko naman yung mga master natin yan, sisiw na ito mga kamasta, ano. Napakasisiw na. So, ito yung binabahagi ko para sa mga nais lang itong matuto. Lalo pag nag-aaral ka pa lang, malaking guide to para sa'yo. Sana makatulong. So, 20 ampere para doon sa water. So, puro 20 ampere lang ginagamit ko mga masa. Bihira ko gumagamit ng 30 ampere kahit sa aircon. So, sabi ko nga nagde-depend ako sa wattage. Patapalan ko pala yung taas niya, no? Ayan, then okay na siya. Linis-linis na lang unti kasi hindi mo naman maiwasan na may mahulog na mga dumi tsaka yung wire na, na pinagbalatan mo. So tingnan na natin yung naging outcome niya mga kamasa. Maraming maraming salamat po. Sana may natutunan tayong bago para dito sa may pagkabit nga ng breaker, ano. Then nagkaroon tayo ng idea kahit konti sa paglalagay o pag-aayos ng wire. Bago ka maglagay ng breaker, dapat ayusin mo muna yung wire para maayos mo yung pagkakalagay niya. Which is dapat alam mo kung saan pupunta yung wire kasi hindi po pwede na balibalik ta rin mo.
dapat alam mo kung saan, kumbaga naayos yan ng maayos, ano. So, hanggang dito na lang yung video natin mga kamasta. Mamaya yung second part niya ay yung magla-live tapping naman tayo. Panibagong video naman yon. So, i-share ko din yon sa inyo. So, yun ang mga kamasta, hanggang sa muli, ano, maraming maraming salamat. God bless everyone. Bye. So, yun mga kamasta, ano, magte-testing na tayo ng ilaw. On na yung ating main. So, tinesting ko na siya, okay na. So, sa ilaw tayo magte-testing ngayon. Ayan, naka-on na yung 15 ampere natin. So, dito, testing tayo. Yun! Okay na siya. One man down. Sa pangalawa. Ayan, okay na rin. Sa sala. Ayan, yung sala. Ay, sa may kusina pala. So, medyo